naman akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinakainaabangan na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nalaman nga na kaya pala umalis si Ate Erica sa Kalingap. Ito ay dahil gusto na nilang magdirekta sa mga sponsors at ayaw na nilang padaanin ng pera sa mga Kalingap na nagpasikat kay Ate Erica. Hanggang ngayon, si Silamay po. Siya po ang nagbabudget ng gastusin sa bahay kasi po yung nanay naman po niya, talo-talon po niyan. Okay. Parang nagbaliktad po ang mundo, yung nanay naging anak, yung anak ang naging ina. Pero laos hindi naman laos baga si Erica, hindi na ibablog ng Kalingap yan. Wala na. Nag-ano sila eh, kumbaga sa ano eh, kumbaga sa ano, yung nagdirekta sa sponsor, bawal sa Kalingap yun, na magdirekta sa sponsor. Paano kung ayawan siya ni Jun eh, paano na, kung halimbawa ay ayawan na siya? Yan po ang di ko nagalit alam po. Na. Kasi hanggang nito nga pong naglipat si po sila, wala na po kaming balita. Kasi wala na ditong Erica nga po. Wala na po kami pakialam sa kanila. Ayaw na din po ni Papa. Hindi na pa si Erica dito? Sila, sila May? Oo, di na po. Ilang buwan na? Matagal na. Matagal na po. Mag-ano na. Ang December pa, ilang buwan na? Kasi nagtampo rin naman po kami kaunti sa kanila. Kasi po nung time po na 50-50 na rin po yan si Mama eh. Swerte na lang po at nabuhay pa. Nung bagong taon na agaw-agaw na rin po yan, eh, nagtampo rin po ako sa kanila kasi nakuha pa po nila kasi maghanda nung bagong taon, magpakasaya. Salip na kami nasa ospital nung time na yun. Talagang... Hindi naman baga po sa... Kuya Bal, grabe, nasabon mo ako doon na naiinggit. Naiinggit ka pero. Malay ko. Hindi po kuya, di ako naiinggit. Ano ko lang po talaga yung kagaya po nung dati nung wala pa silang mga pera. Yung damay-damay kami. Yung tulong-tulong kami pag ang nagkaka... Dati okay sila, no? Opo. Na maganda yung ano relasyon nyo. Eh ngayon po kasi iba. Nung nagka-pera, iba na. Opo. Yun po yung isinasama ko lang din po ng loob sa kanila. Dapat di sila nagbago. Kung sakali mang iniwan ang Kalingap, sana hindi kayo iniwan. Iniwan kayo ay. Hindi naman po kami kayo nag-aano sa iniwan kami. Yun na nga po kuya, yung pinapalabas ng mga ilaber na kami daw po ay natatakot na iniwan kami ni nila Erica dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo ilaber. Hindi singkunduling, hindi di yan si Erica sa aming nagpalamon. Wala kaming natatanggap yan na sustento, sinasabi ninyo. Sa akin lang, halimbawa talagang desididong umalis sa Kalinga. Nilinaw nga dito ng tita ni Ate Erica at ni Sheila May na hindi totoo na nagbibigay pa ng sustento si Ate Erica sa kanyang dating pamilya na talaga naman nagharga sa kanila simula ng bata sila. Wala daw itong katotohanan at gusto lang daw nila na mapabango ang pangalan ni Ate Erica. Bago. Kung sakali mang iniwan ang Kalingap, sana hindi kayo iniwan. Iniwan kayo ay. Hindi naman po kami kayo nag-aano sa iniwan kami. Yun na nga po kuya, yung pinapalabas ng mga ilaber na kami daw po ay natatakot na iniwan kami ni nila Erica dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo ilaber. Hindi singkunduling, hindi di yan si Erica sa aming nagpalamon. Wala kaming natatanggap dyan na sustento, sinasabi ninyo. Sa akin lang, halimbawa talagang desididong umalis sa Kalinga, sana isinama kayo sa pag-alis para matulungan kayo. Hindi ko na sabi nga daw, bonbon binibigyan. Yan nga po yung masakit. Pula pala. Yan po yung gusto nilang palabasin na umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Para maniwala. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo.
Kaya sabi po namin, tama na papa, hayaan na natin sila. Manluloko pala yon yung ginawa nila. Ang gusto ko po talaga, siyempre po nakakahiya eh, lalabas ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, iisip mo na po doon sa mga tao na kakakita sa iyo, gayang ka. Alam niyo sa'yo mo kay Erica, ngayon naka-vlog tayo. Alam niyo sa'yo mo kay Erica. Kay Erica naman po, iwala naman po akong masama ng loob dyan sa bata na yan. Kasi kung sa mabait naman po, mabait yung bata na yan. Matulungin din naman po yan. Hmm. Kaso lang, nadala lang po nito ni ate niya. Masikaling magkasunduin ko kayo. Ayag ka na magkasundo kayo doon sa kabila. Hindi na muna po, sir. Hindi muna? Hindi na muna, sir. Bahay. Kasi ang gagawin ko, punta ko si Erica sa kasi sila may punta, papuntahin ko dito para magkasundo ayaw kayo. Ayaw na din po nung apo. Tay! Pong nagalit. Tay! Tay! Kung sakali tayo na punta ko sila, Erica, sila may parang magkasundo kayo, payag ka? Ay, hindi na po, hindi na po. Tumitawang ko na po sila. Yung ginawa sa akin ng ganyan ay parang nilapas tangan nila ko ay. Ganun ba? Mali masugat mo tayo, ah? Hintay lang ang panahon? Pag nagbago sila, pero wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Eh, ikaw nang magasabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta mo bigyan sa akin? Nasabihin nila. Siya may sabi mukhang kwarta ka? Sisilam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Dito nga ay makikita talaga na galit na ang lolo nila at Erica dahil sa kalapastanganan daw na ginawa nila sa lolo nila. Ang lolo daw kasi at lola nila ang nagpalaki kaya Erica at sa kapatid niya. Kaya talaga nagagalit ang lolo nila na nag-ibang ugali nila at pinapahiya nila ang kanilang pamilya. Ha? Hintay lang ang panahon? Pag nagbago sila, pero wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Eh, ikaw nang magasabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta mo bigyan sa akin? Nasabihin nila. Siya may sabi mukhang kwarta ka? Sisilam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa dito, amin, dito nagpalaki. Lang. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tay, sobrang ano mo sa kanila, hinanakit? Dahil dyan? Sa mga winiwikan nila sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan nila kami yan. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo mag-asurundo. Hindi ko hinagad na mag-aalis pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina, wala din namang kwansana. Anak mo yung ina? Umpo. Pero bakit ayaw mong anak mo? Hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung anak niya. Eh wala. Kampi pa? Kampi pa dun sa anak. Kapiag-iisaraan pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang nagahambog lang, magasakit. Bakit ganun sila? Ay, awan ko doon. Hindi ko alam. Ay, lovers. Gumagawa lang kasi nung ilingan yung iba. Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Torres. Ima Torres po. Lagi yung kausap nila? Yung namumuno po sa Ilabe. Mm-hmm. Parehas po sila ni Sheila. Tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pagkalkal ng buhay. Yun lang. Wala na po kayo, kwebel na kanya na decision na magkasundo pa kami. Wala ka nang paano magkasundo kayo. Ano kung patirahin ka sa bahay nilang bago? Ay, dito lang ako sa Butukan. Hindi na computer sa gayong mga klaseng tao. Sino yung ano? Iba'y pangalan binanggit mo? Yung mga pala po yung tayo. Sino? Wala kayang bibig. At pangalan mo, baka nagkamali ka ng ano. Check, ano muna ako, sino yan? At para matiyak natin itong mga grupo.
Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, at talaga namang pinaka-usap-usapan na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!